Hello, welcome to my channel. Isang tutorial tips na lang po ang ating ipapakita po sa inyo kung paano po natin ayusin yung isang dryer. Dahil po sa napakahalaga po sa panahon ngayong tag-ulan na gumamit ng dryer. So, papakita po natin sa inyo guys kung paano po natin ang ayusin ang dryer na hirap umandar or stuck up po siya. So, yan po guys yung dryer natin na i-refer at papakita po natin sa inyo kung paano po natin siya ayusin. Ayan. So, ito na po siya guys. Nabaklas na po natin yung motor. So, yan po yung itsura ng dryer. Yan po yung kanyang motor para mag-drive, para magpaikot ng dryer natin. So guys, una po muna natin gagawin, titingnan po muna natin yung kanyang capacitor, no? Yung wiring niya, baka may mga problema dito sa wiring o kaya may mga loss connection. So dito natin makikita kung ano po ba talaga ang kanyang sanhi ng pagiging hirap umandar or nag-stack up po siya guys, you know? So, ang usually kasi sa mga motor na katulad nito, marami po kasi tayong tinitingnan dito, pwede pong yung bushing, no? Yung bushing niya kasi nahihirapan po mag-drive yung kanyang motor dahil po maganit na po yung kanyang bushing. So, una yung kanyang capacitor hindi na po kaya magpa takbo ng motor dahil kailangan na po siyang palitan, ano. So check po muna natin dito guys. So sana guys huwag niyo pong kalimutan nga palang mag-like at mag-share din po sa ating basic tutorial tips. Ito po ay para lang po ito sa mga gustong matuto. So sa mga technician naman po, basic na lang po ito sa kanila, so alam na po nila ito. So para lang po ito sa mga nasa bahay lang na may konting problema yung kanilang mga washing, no? So ito lang po ang ating unang titingnan muna, kung baka po sa capacitor lang or kung ano pa po yung sanhin yung kanyang pagiging stack up, no? So pag hindi po natin guys dito makikita, kung hindi po natin siya maayos dito, so may option pa po tayo, titingnan po natin yung kanyang motor and then babaklasin po natin yung kanyang motor, titingnan po natin yung kanyang bushing, baka po may gasgas na po kasi yung bushing niya kaya hirap na po umandar yung kanyang makina. So ayun guys, so makikita po natin na binaklas na po natin yung kanyang motor. And then may makikita po kasi natin guys na bushing dyan, ano. So yun po yung sanhi kung bakit hirap po umikot yung ating dryer. So matigas na po siya, kumbaga maganit na po yung kanyang bushing, ano, o di kaya may gasgas. So kailangan po nating palitan ng bushing yan o kaya referin po natin o kung kaya naman po nating malagyan ng langis para. So yan na po guys, napaandar na po natin siya. So doon po sa capacitor, okay naman po yung kanyang capacitor at chinik na lang po natin yung kanyang motor. So binaklas na rin po natin yung kanyang motor. Talagang may problema po yung kanyang bushing kaya hirap na hirap po siyang umikot, ano? So umuugong lang talaga siya. So mapapansin nyo guys, ito umaandar na po siya, no? Malakas na po siyang umiikot talaga. Ayan. So sana guys marami po kayong natutunan sa basic tutorial tips po natin ngayon. Maraming maraming salamat po guys sa suporta nyo. Sana patuloy nyo lang po suportahan po ang ating channel. Sana po huwag po kayong magsawa, mag-like at mag-share na rin po kayo guys kapag nagustuhan po ninyo yung ating video. So maraming salamat po guys. Thank you for watching.